Hindi na kailangan ng gera para mapunta sa China ilang pag-aari ng Pilipinas tulad ng Recto Bank. Pwede ang kamkamin ng China kung di makabayad ang utang ang Pilipinas. Base sa pagsuri ng Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa loan agreement ng dalawang bansa, saksi si Joseph Morong. Gano'ng karaming langis ang posibleng makuha sa Recto o Reed Bank na nasa northwest ng Palawan? Posibleng 165 million barrels ng langis o 10.5 trillion cubic meters ng natural gas sa tansya mismo ng Department of Energy. Pwedeng-pwede ang ma-explore at mapakinabangan ng ating bansa, lalo sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na sa exclusive economic zone yan ng Pilipinas. Pero ang teritoryong yan, pinangangamba ang makamkam ng walang kahirap-hirap, hindi na kailangan ng gera o dahas. Resibo, eto, ayon kay Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang mismong kasunduan ng Pilipinas sa China para sa 3.6 billion peso loan agreement ng Chico River Pump Irrigation Project. Sa loan agreement, nakalagay sakaling mabigo ang Pilipinas na makapagbayad ng utang, pwedeng kamkamin ng China ang mga pag-aari nito na itinuturing na patrimonial at mga pag-aari na ginagamit sa komersyo. Sa Article 8.1 ng loan agreement, nakasaad kasing sinusuko ng Pilipinas ng sovereign immunity sa mga pag-aari nito kaugnay ng loan. Paliwanag ni Justice Carpio, kasama sa patrimonial assets sa mga lugar na maraming langis at gas sa EEZ ng Pilipinas, sa West Philippine Sea, kabilang dyan ang mayamang gas field sa Recto Bank. E paano na kung magkaroon ng di pagkakaunawaan kaugnay ng pautang? Pwede yung idaan sa arbitration pero ang hahawak, China pa rin. Sabi ni Carpio na bahagi ng delegasyon na kapagpanalo ng reklamo ng Pilipinas laban sa China sa Arbitral Court. Kung pwede itong gawin sa Recto Bank, pwede rin itong gawin sa ibang assets ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero sabi ng Malacanang, hindi mangyayari ang babala ni Carpio. Standard, walang kakaiba sa kontrata ng Pilipinas sa China. You cannot also blame the lender. They will impose certain terms na pabor sa kanila. Eh, tayo umuutang eh. Sa akin, it's not a possibility kasi we will never naman renege. What if we do? I mean, hindi nga, never nangyari sa atin yan eh. No, what if we're known for paying our obligation. Paano nga kung sa kasamaang palad ay hindi makabayad ng Pilipinas sa China? Pwede nga bang kunin ng China ang Reed Bank? Ayon sa Department of Finance, hindi raw. Ang ginigiit ni Finance Assistant Secretary Tony Lambino, walang idinaklarang collateral o pamalit utang ang Pilipinas sa loan agreement. Wala rin daw tiyak na claim ang creditor, ang China, sa anumang asset natin. Kung matalo man daw ang Pilipinas sa kasuhan, kailangang hingin ng counterparty o China sa isang regional trial court sa Pilipinas na kumpirmahin ang desisyon bago maipatupad ang anumang arbitration. Binalikan pa ni Lambino ng isang Supreme Court decision sa kasong Chavez versus Peña and Amari na isinulat mismo ni Carpio. Sa desisyon yun nakalagay, kailangan munang ideklara ng gobyerno ng Pilipinas na di na nito kailangan ng isang pag-aari bago ituring na patrimonial assets. Desisyon niya ng Korte Suprema kaya itinuturing na batas ng Pilipinas. Pero sabi ni Carpio, base sa kasunduan batas ng China, magsasabi kung ano ang itinuturing nitong patrimonial assets. Maging sa Chico River Project Loan Agreement, mga aliktuntuning inilatag ng China ang masusunod sa arbitration. At ang arbitration gaganapin sa Beijing. Anumang desisyon nito ay magiging pinal at susundin ng magkabilang panig. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.